¿Cómo está el lado? Sí. La torre. Saneina. Ay, madre. ¿Es un poco? ¿Cuándo voy a rellenar? ¿Qué no me siento la que viene? Dinámica de humor que para hindi ganan yung pelikula namin. So ano lang, kasi sabi amoy-amoy. Amoy-amoy. Anong reaction mo na sinabi ni Angelica kung hindi, kung ibang ex, hindi niya tatanggapin? Yung nga, sinabi ko nga kasi na yun, sobrang masasalamat ko na ginawa niya yung pelikula. Tsaka alam ko yun na hindi siya gumagawa ng sabay sa pelikula at saka serye. Kasi pagod-pagod. So, ang laki ng pinayat niya dahil ginawa niya yun. Eh, di ba, medyo maninay yung katawan niya. Sobrang na-appreciate. So, tumayag siya. Bago niya tinanggap, sinabihan ka ba mo niya? O tinanong ka, kinausap ka niya? Nag-usap ba kayo ba? Hindi naman. Well, tinanong niya ako. Gagawin ba natin to? Gusto mo ko ba to? Parang I remember, Carla, yung sinabi mo dun sa GGB na kung kayo naging ngayon, parang kung kayo na magkakatuluyan. Ano yung word mo? Yung kasi nung bata pa kayo that time, di ba? 6 years inabot kayo. Pero kung ngayon na medyo mas mature kayo at naging kayo, kayo na yung magkakatuluyan. Bakit mo nasabi yung ganun bagay? Kasi ang tagal naman, di ba? 6, 7 years. Oh, parang going to that ano na yun. Kung ganun ka katagal at nasa tamang edad ka, doon talaga pupunta, di ba? Yun na talaga yung magiging dream or yung goal mo. Kasi nagmamahal. Ano yung nag-stop for you to continue for a second time? Or parang gusto mo talaga kaibigan na lang? May ganun bang? Yung pinipiriodan mo naman? Hindi, yung ngayon. Yung ngayon. Parang hindi mo naman nakita yung dating Angelica na ginusto mo, na kumbaga friends na lang. Hindi, talaga. Iba na talaga siya ngayon. Hindi kasi dati tahimik siya. Hindi naman siya, ngayon. Mas confident. Siya ang parang yung happy soul. Yung ramdam mo na, tsaka nadadamay ako. Sabi ko nga, pagka tinatanong, ano yung mga na-discover mo sa kanya? Sabi ko, parang mas may mga na-discover ako sa sarili ko. Kapag kakasama ko siya nga, parang mas patient ako. Mas gina-value ko lahat. Ano nangyayari. Mas, sa pagkasama ko siya, may mga natatandaan ako ng nangyayari noon. Ganun. Kasi nga, ang laking bahagi siya yung childhood. Maika? No, kasi in-interview ako sa loob. Like this? Yeah, the director is there, like the principal is there, can't eat. Ayan. Ayan. Angelica, yung sinabi mo kanina na kung hindi si Carlo yung kung hindi si Carlo yung ex na in-artner sa'yo dito, hindi mo tatanggap yun. Parang, if ever ba in the future, yung ibang project, hindi mo talaga i-consider kung ibang ex mo. Depende siguro sa konsepto ng pelikula. So open. Kung trabaho naman yun at hindi mo talaga kayang, hindi ka tanggi-tanggi, di ba? Bakit hindi? Tsaka, kung mga maayos sa tao naman na tayo, hindi na issue pa na magtrabaho kayo. Siguro naman walang problema yun. Ang sa akin lang naman, kaya ako nasasagot na ganun kabilis na oo, dahil kumbaga, kung ganitong friendship at yung inaabangan nyo, hindi nyo tumakit kita sa iba dahil siya lang naman yung, sa kanya lang ako ganyan kakomportable, siya lang yung, alam mo yun yung hanggang ngayon, mahal mo siya, nag-care ka sa kanya, gusto mo yung best para talaga sa kanya. Gano'ng kakomportable doing the scene? Kumbaga may mga touch ba na okay lang, may mga, kung may kiss, okay lang, may mga ganun ba? Gano'ng kakomportable? How far yung Wala ng boundaries. Who's keeping you from reigniting the kidney? Siguro yung mga tao. Kasi siguro pag ayaw na nila. Pag ayaw na siguro nila kaming kulitin, baka namin sa pag-usapan. Kasi siguro as more, hanggat meron sigurong
nangungulit. Parang, hindi eh, napipressure lang kami. So, ayaw nyo magpadala dun sa pressure na yun na sinasabi ng ibang tao. Parang ganun. Baka after ilang years, diba, balikan namin tong araw na to at isipin namin na ganun, nagpadala lang tayo. Diba? Mm-hmm. Pero so far, meron namang dun sa friendship na na-develop kahit pa paano. Amin na lang yun. Yes, that's it. Bakit na lang kailangan panoorin to? Binong mga mag-exes, itong movie nyo, and then yung mga, miski yung lovers, di ba? Kasi napaka-natural nito. Kung ano yung mga pinagdadaanan nyo o pinagdadaanan nyo sa isang relasyon nyo, nandito sa exes ba? Nakaramdam ko lahat ng tao makaka-relate. Saka ginawa naman namin siya ng... totoong-totoo lang. Gusto namin pagka pinanood kami ng mga tao, eh, nakikita rin nila kahit paano yung sabihin nila dun sa sabihin na nangyayari sa akin to, gusto ko itong mangyari sa akin, gusto ko itong maramdaman, gusto ko itong maramdaman ulit. Maraming mga sana, maraming mga sayang, maraming mga goodbye. Buti na lang may mga pagkakataon na ibibigay pa sa akin. Kayo personally, naka-relate kayo dun sa karakter niyo? Spia, saka si... Anong name? Oo naman. Sobra. Parehas kami kasi mas naging malapit na sa amin yung karakter dahil nga nag-grow na talaga siya sa amin. May mga ano ba? May mga eksena dun na related dun sa nangyari sa inyo in real life? May mga eksena ba kayo natatandaan? May abangan ba kami dun na, eh, ito naging part dun? May ganun na? Wala. Oh, secret. Kailangan panoorin namin. Para lang pag pinanood ng tao, di ba? Ah, may nangyari to sa... Wala. Parang wala. Ah, wala talaga. Parang wala. Isa pa? May parang ano? Parang sure. Pag napanood ko. Hindi ko pa kasi napapanood. Ay, yung Carlo. Sa lahat ng nangyayari sa inyo, sa karir niyo, sa at hanggang ngayon, at yung pagpapasalamat niyo yung dalit. Hindi, yun nga. Katulad sinabi ko, salamat dahil tinanggap niya ito, dahil ginawa niya ito. Hindi, but I mean, ano yung pinagpapasalamat niyo yung dalawa sa lahat ng nangyayari sa karir niyo hanggang ngayon? Kasi yung mga kasabay niyo, for them, wala na sila sa showbiz, yung iba sa kanila. Ngayon, kayo patuloy pa rin sa karerang tinatahak niyo. At ngayon, kadalag-dalag po yung mga proyekto. Ano yung masasabi niyo? Salamat sa mga kaibigan na hindi susuko sa walang sawang blessings. Nakarami mo po pagpapasalamat ko yung mga so, siguro naman kapag ginusto mo at minahal mo talaga yung isang bagay. Kaya siguro hanggang ngayon, ito pa rin yung ginagawa namin dahil ito talaga yung totoong gusto namin. Siguro yung mga nakasama namin yun, sigurado naman ako masaya sila. Ano man ang ginagawa nila. Kasi masaya ang lahat. Kung sakali ba maging successful tong pelikula niyo to, magkaroon ng second, hindi naman sequel pero yung more than that na mas romance na, mas kumbaga mature roles na, parang ganyan to both of you. Oo naman, na magka-project kami. Oo, na mas mature, mas daring, parang ganun, parang meron ng kasi dito totoong love scene. Doon pa yung love scene kasi nga dito sa Excess Baggage, si Mac. Catherine Leve. So, dinaya ko pa kasi baka magalit si Mama yung hot love. Big sleep. Carlo, nabalitaan namin magiging party ka ng Playhouse. What big you say yes for the teleserye? Yes. Paano ka na pa yes? Nailas ka ba ni Angelica? Yes. Huh? Uy, bago pa kami magpelikula, tinanggap mo. Wow. Hindi, syempre, ano naging ang proseso na? GMO kasi yun. Miss Jeannie. So, ano na ako, komportable na ako dun sa team. Tapos si Zanjo, nakatrabaho ko niya. Siyempre, kasama. Ay, sorry. Kasama siya. Bakit mo ihindihan yung ganung proyekto na alam mong masaya, ang sarap lang sa set? Is it okay na ba i-reveal ko ano magiging role mo dun sa teleserye? Parang third party ba? May ganun bang ano level sa'yo? Dun, wala eh. Wait, kaya si Patty. Shouldn't go third party. Wait, si Patty. Bawal sa kanya third party. Ako lang pala yung malalit. Pasok ka. Thank you po. Invite na lang. Please invite them. Excess Baggage. Wednesday po. Please.
Nanood kayo. Premiere na eh. Oh nga, Black Carpet. Black Carpet wala sa 20. Black Carpet kaya. Black Carpet. Cocktails, may cocktails. So, panonoodin natin yung pelikula ng lasing. Tapos kakanta tayo ng May Be The Night. So, pag nakainom ka, mas emotional ka, di ba? May Be The Night! Thank you! Picture na lang.